Hello guys, dito tayo muli at magtuturo tayo kung paano mag-repair nitong HYT base. So sa nakita nyo, yung display ay sira. Ayan, malabo ang LCD. So i-re-repair natin yan. So antabayan nyo ko mamaya kung paano natin i-re-repair to, step by step. Okay? So ayan guys, binaklas ko na hiniwalay ko na yung LCD panel sa unit. Kailangan natin i-dismantle or baklasin para mabunot natin yung LCD. So ayan guys, kung paano batanggal yan, dahil may mga special tools tayong ginagamit. Gaya nito. Ayan. Tatanggalin muna natin yung pagkakalak ng volume on-off, volume control, on-off switch. Then yung mga screw sa board. Ayan. So, tabi lang natin medyo dyan bandang taas para di mawala, sama-sama sila. Para kung sakaling babalik na natin, ay madali lang natin mahanap kasi na isang lugar lang sila. Sa ganitong paraan pala guys, at dapat matyaga ka, magtanggal at dahan-dahan lang kasi may tendency na pag na-repair natin yung LCD, mabasag, hindi na natin marerepair yun pagbasag na. Guys, naayos natin yung bawat screw, panel. So, ayan, meron siyang lock yung... Ayan, tanggalin mo natin yung ribbon. Ingat lang sa ribbon kasi baka mapunit. Yung tendency, wala na. Finish na. Sakali, palit LCD na. So, may lock siya na 1, 2, 3, 4. Yung mismong assembly. LCD assembly. Yan. So, tatanggalin natin yon, yung apat na lock na yan. So, gaya ng sabi ko, dahan-dahan lang. Baka madama yung ibang parts pag pihit natin. Tingnan nyo lang yung mga katabing parts. Baka magkamali tayo, matanggal din yung mga pyesa. So yan, natanggalan natin yung assembly. LCD assembly. Pero, meron pa tayong tatanggal yung mga lock. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lock. Ayan. So medyo yung long nose na gamit ko, medyo may subline na siya. Medyo may, hindi na siya lapat. Pero ganun pa man, dahan-dahan lang. Ayan, baka madami ibang patuko yun. Gaya na sinasabi ko yun. Kailangan dahan-dahan at matanggal natin ng maayos at ma-repair natin yung LCD. So, hindi pa rin pwede. Yan, tiyaga lang talaga. So, ganitong trabaho. Pag-re-repair. Kasi kung mainiping ka, wala kang tiyaga magbaklas, hindi mo magagawa ito. At baka masira mo pa yung LCD. Yan, gumawa na ako ng ibang pliers na flat yon para masigurado natin wala tayong madadamay na pyesa pag tinanggal natin yung lock. Yan guys, panoorin nyo lang para
malaman nyo kung paano mag-dismantle ng LCD. Ayan. Dahan-dahan lang. Tanggal. Ayun, natanggal na yung rubber niya sa gilid. So, okay lang yan. So, yun guys, nahubaran na natin yung LCD. Kailangan natin yung LCD matanggal. Sa try natin, baklasin na di natin tinatanggal yung assembly niya. So, ganyan to guys. Ingat lang. Yung pinaka tatanggalin natin yung pinaka polarize niya. So, kasi yun yung nagiging problema niya. Nagiging problema pala dito. Diyan sa, yung polarize naman, hindi naman na, basta-basta nasisira yan. Yung naging problema dyan, yung pandikit. Yun yung tumitigas. Kaya lumalabo yung ating screen. Yan, dahan-dahan lang. Yan pala yung ginagamit ko pagtanggal ng polarizer. Blade lang. So, dahan-dahan na. Kasi pag na pag nagkamali ka dyan, punit na yung polarizer natin. Ayan. Nahihirap pag naka-assembly. So, tatanggalin natin yung rubber, tsaka yung board. Ayan, para may ilapat natin pagtanggal. Naninigurado lang tayo baka mapunit yung polarizer. Wala tayong pamalit pa. So, yun yung i-repair natin, yung polarizer. Tanggalin natin yung mga digit. Pero siya nga pala guys, kung meron kayong polarizer na pamalit na, kapag nalinisan nyo na yung ano, huwag nyo na ibalik tong old. Yung bagong polarizer na lang yung ilagay nyo. Pero sa ngayon ang ituturo ko, paano ba i-repair to? Polarizer na to. Yan, dahan-dahan lang guys at baka mapunit, matalim pa naman yung blade natin. Sa konting yung press niya, press sa LCD, yung tamang-tama lang, hindi yung mabigat yung kamay niya na pag-press, pag-hawak, yung tama lang. Ayan guys, kaya tiyaga-tiyaga lang talaga pagre-repair ng ganitong problema. Ganon din to sa mga malalaking gumagamit ng polarizer. Gaya ng screen, ng TV, basta yung may mga display, yan, gumagamit sila ng polarizing film. Polarizing film, ba tawag ba nun? Yan. So yun guys, natanggal na natin yung ano, polarize. So yan, mamaya lilinisin natin yan. Tsaka yung nasa mismong LCD. Yan, mga tumigas na pandikit. So, ang panlinis pa lang pala dito guys, ano lang, yung tela na may sabon lang. Sabon lang kailangan. Huwag kayong gagamit ng alcohol kasi minsan yun ang nakakasira ng nakapagkulubot ng screen. Tubig tsaka sabon lang. Yung sabong mabango, pwede na yun. Or pag wala,
Pero pwede na rin yung ano, yung mga panlaba. Sabong panlaba. Yan. So, malinis na. So, pag wala kayong hindi nakatatanggal ng yung pandigat, yung matigas na, so, pwede yung gamitin ulit na yung blade. Pero yung blade, ano lang, dahan-dahan lang din. Gaya ng pagbaklas ko kanina ng polarizing film. Yan, tapos punasan natin ng tuyong ano, basahan. Okay na siya. So, susunod natin yung polarizing film na i-repair. So, ito na yung polarizing film. So, ganun din ang panlinis natin. Yung tubig, konting sabon lang. Tapos, yung gaya ng sinasabi ko, yung pag medyo matigas na talaga yung pandikit, nakadikit sa polarizing film, ayan, gagamitan na natin siya ng blade. So, gaya yan, guys. At parang hindi na matanggal yung pandikit, hindi na kaya ng sabon. Ayan, yan, natanggal ko. Gamitan natin siya ng blade. Yan, daan-daan lang yan. Kita nyo guys, oh, parang natatanggalan siya ng libag. Yan. Ganun lang guys. Nakapako pa. Pero gaya nga sabi ko, pag meron na kayong bagong polarizing film, kahit di nyo na ibalik to. Pero tinuturo ko lang dito kung paano ba mag-repair to. Na wala kang papalitan na polarizing film. Yan. Ayan guys, oh. Okay na siya. Pwede na to. Ayan. So, ayan, ganyan guys, oh. Ayan, ganyan lang. So, pwede na tong ikabit. Pero mukhang may mga matitigas pa na pandikit. Check natin. Kasi makikita yan dun sa screen. Tiyagaan lang talaga pagre-repair. Tapos punasan na natin ito yung basahan para okay na. Yan, pwede natin ilagay sa assembly. So, ang paglalagay nito guys, hindi na natin lalagyan siya ng dikit muli. Yan. Lagay lang natin sa assembly. So, paglalagay din, may konting caution din yan. Baka pag-press natin mamaya, dun mabasag yung LCD. So, kailangan lapat siya. Lapat. Ayan. Yun, ito yung mga rubber. Kailangan lapat siya. Ayan. Hindi pumasok yung rubber. So, test muna natin. Okay. Ayan. Oops, may konting angat pa siya. Okay, ayan. Lumapat na rin siya. So, ayan guys. Tapos, lagay na natin patong na natin yung
kanyang polarizing film. Patong lang natin. Ayan na, okay na siya. Pause lock na natin. Ayan, check natin maigi kung meron tayong naiwang hindi nakalock. Ayan. Ilagay na natin sa mismong panel board. Ayan. Balik natin yung mga lock niya. Yan guys, okay na siya. So, ayan, okay na. Talaga lang natin sa kanyang front panel. Kabit na natin yung kanyang katawan, mukha. Ayan, para ready na for testing. So, huwag kakalimutan yung kanyang mga screw, mga lock screw. Ayan guys, mamaya pag nakabit na natin to, ready na tayong sa may final testing. Okay, ayan. Kabit na natin yung kanyang volume control lock. So, panigurado natin. Sigurado din natin nakalock na siya. Ready na matanggal pa. So, yan guys. Ready for final testing. So, ito na siya guys. Testing na natin. Yan, gumagana na. Good na yung ating radio. Kitang-kita na yung kanyang display. So, guys, okay. At hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong lahat.